Saan benda? Eh, doon sa looban yun. Yan o. Yan. Talaga mga Muslimo yan. Lagi nang na-involve sa mga masasamang gawain. Doon patayan. Sa shabu. Kidnapping. Wala, wala talaga. Wala talaga mga, ano, mga bold na city sa Quiapo. Nga. Dapat yung mga Muslimo yan. Palayasin dito sa Pilipinas. Pagulo lang yan. Yeah. Dapat lang. Palayasin yan dito sila. Masasamang gawain naman ang ginagawa nila dito sa atin eh. Kaya dapat lang palayasin nila sa dito. Dapat yung mga Muslim na yan, palayasin sa Pilipinas. Puro gulo na lang, puro patay, puro siya. Bakit? Sabi mo? Sabi ko, dapat palayasin ang mga Muslim sa Pilipinas dahil puro na lang gulo, patay, bomba, at pagtitid ng mga shabu. Bakit Muslim ka ba? O bakit? Anong karapatan mo para sabihin sa amin kami mga Muslim walang karapatan sa Pilipinas? Tayo! Tayo mga walang karapatan sa Pilipinas! Nung dumating ang mga nanakot, ang panahon ang katsila. Sinong lumaban sa kanila? Kami! Kami mga Muslim! Kami ang kauna-unahan nagdilig ng dugo sa lupang Pilipinas at nagbuwis ang buhay. Nung umalis ang mga Katsila, kami ang naiwan. Nung dumating ang Amerikano, sino lumaban sa kanila? Kami, kaming mga Muslim. Nung umalis ang mga Amerikano, kami ang naiwan sa bansang Pilipinas. Nung dumating ang mga Hapon, sino lumaban sa kanila? Kami, kaming mga Muslim. Tapos sabihin nyo, wala kaming karapatan ng mga Muslim sa Pilipinas. Kayo, kayo ang walang karapatan sa bansang Pilipinas. Kami, kaming mga Muslim ang kauna-unahan nagdilig ng dugo dito sa Pilipinas at nagbuwis ng buhay. Tapos sabihin nyo kaming mga Muslim walang karapatan dito sa bansang Pilipinas. Kayo! Kayo ang mga walang karapatan dito sa bansang Pilipinas. Oh, sabar. Ano ba yan? Tayo ang mga Muslim. Ba't ka nung nasabarigin po naman ulo? Ano ba yan? Tayo ang mga Muslim. Wala daw karapatan sa bansang Pilipinas. Ba't mo, Brad? Ba't mo nasabarigin na walang karapatan mga Muslim? Puro na lang gulo. Brad, relax ka lang, Brad. Huwag kita sa itang ulo. Tayo mga Muslim, Brad. Ha? Sabar. Ha? Sabar. Ang itang ulo, sabar. Ha? Sabi nga sumatala, ha? Kailang sabar tayo. Relax, ha? Brad, totoo yan, Brad. Kasi alam mo naman, ang noong panahon, ang unang lumaban sa mga Kastila ay mga Muslim. Walang Kristiyaneng lumaban unang panahon sa mga Kastila, kundi mga Muslim. Mga Muslim ang unang dumilip ng dugo sa lupa noong unang panahon. Noong dumating ang mga Amerikano, ganun yan ang nangyayari. Kaya tayo, Brad, pagpuna natin sa kalaman, baka pwedeng magtanong muna kayo sa amin, baka kayo magsalita ng mga ganung bagay na nakasira sa ating mga Muslim. Kayo muna nakasalita kayo. Kaya kung kayo makasalita kanyang mga salita, masakit yun sa amin. Ha? Kami, mas malaki karapatan namin sa Pilipinas kaysa sa inyo. Ha? Kayo dapat, Brad, dapat mo kayong ganun. Relax lang kayo kasi pag tayo nanira sa Pilipinas, kaya huwag tayo magsabihin ko naman sa mga labas sa mga Musliman. Kasi kayo, Brad, kung tutusin, Brad, ay kaya mga Muslim din. Oh, mga Muslim na kayo. Ano? Kasi tayo, Brad, noong unang panahon, ha, ginagaw lang ng mga Kastila ang bansang Maklika noong unang panahon. Ngayon, naging Pilipinas na. Kaya nung nangyari ngayon, yung ibang mga Muslim noong panahon, takot mamatay kaysa ng Kristiyano. Ang iba, hindi sila, ang iba naman ay pinili lang mamatay na huwag lang silang magpasakop sa Kastila. Kaya huwag mong sabihin na kami mga Muslim walang karapatan sa Pilipinas, mas kami ang karapatan. Kasi kami nagdilig, kami ang una nagdilig ng buhay o nagdilig ng dugo sa bansang Marlica. Okay, Brad? Okay, Brad? Ha? Pwede. Pasisya na. Dahil ito talagang namumulatan namin dahil alam namin talaga mga Muslim, pero ito yung sinasabi mo, parang naniniwala ko na totoo talaga na mga Muslim ang
nagilig niyang yugo dito sa lupa sa buhay. Talaga, yun ang nanulak ka na. Naniniwala sobra. Na. Eh, Brad, basta na kayo sa aking kapatid, Brad. Kasi sobrang init niya. Sikulat, pikong sikulat sa sinabi mo. Kaya, Brad, dumit ka tawad sa kanya, Brad. Brad, pasensya ka na sa nagawa ko sa'yo. Dahil sa mga sinabi mo, ako'y tao lamang. Ako'y natakan. So, ako'y humingi ng pasensya. Ha? Pasensya na rin. Okay, bro. Pasensya. Pasensya na rin. Tapos hindi na maulit. Sana at ngayon nalinawan na ako at sana ipapamahagi ko rin sa mga walang alam. Ay, salamat Brad. Ha, salamat. Mga Brad, gusto ko namin imbitahan Brad na para kasi every Friday, every meron kami kunting lecture. Sige, sa, ano, sige po, maraming salamat po. Wala pong problema pagka ano, bukas pa sa kaluban ninyo, willing po kami na to, ano, dumalok. Ako naturas ka sa Friday, mayroon kaming lecture. Mga makinig ka doon kung sakasakali mayroon kang oras. Maraming salamat pala sa mga kaalaman na binahagi niyo sa akin at malaking tulong sa akin na binigyan niyo ako ng alatis, nagkaroon ng linaw sa akin. At maraming salamat sa tulong ulitin mga kababayan. Sige, Brad. Ako'y aalis na po. Sige, Brad. Mag-ingat ka.